The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus looked up, he saw some wealthy people putting their offerings into the treasury, and he noticed a poor widow putting in two small coins. He said, "I tell you truly, this poor widow put in more than all the rest, for those others have all made offerings from their surplus wealth, but she, from her poverty, has offered her whole livelihood." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At ganun din po sa mga kasama natin sa ating online mass. Father Ted po, nakasama ko siya sa Holy Cross, Father, no? Nung ako po ay nasa Makati at si Father Ted ay nasa St. Andrew. Kami ay nagkikita at nagmimisa din po siya paminsan-minsan sa Holy Cross sa Makati. At si Father Dave naman po ay, alam niyo naman ang kwento. Natuloy na rin po kami. Noong 2015, kami dapat po ang magpapalitan sa isang parokya. Itago natin sa pangalang Holy Cross. At hindi po kami natuloy noon. At itong araw na ito ay finally natuloy na po ang aming pagpapalitan ng parish. Ako po ay galing sa Sacred Heart, sa Santa Mesa. At salamat kay Father Dave at ako po ay tinanggap niya ng bukas loob sa parokyang ito. At kayo din po na nandito ngayong umaga at ang mga kasama natin sa online ay maraming salamat sa inyong pagtanggap. Bagamat maulan ay mainit na pagtanggap ang aking nararamdaman. Nung nalaman ko po na ako ay pupunta ng Santa Maria Goretti Parish at susunod kay Father Dave, ang unang reaksyon, ang unang dating sa akin ng assignment ay takot at pangamba. Sa totoo lang po, dahil alam niyo naman si Father Dave, no? At siya ay celebrity priest. Napakahusay na viral priest pa nga, no? At napakahusay na administrator ng Catholic Travel, ng parokya, at napakahusay magsalita, at bukod sa matangkad, naliliit ho talaga ako sa kanya. With his many accomplishments and what he had offered to you in the parish. So, yun po ang aking unang reaksyon, ang unang dating sa akin ay, nako, paano ko susundan si Father Dave? No? Napakahusay na pari, napakabait, at ang hirap sumunod sa isang paring napakagaling. Madali hong palitan yung pari na hindi magaling. Pero yung paring mahusay, ang hirap. Nung una, sa tingin ko, dahil punong-puno ako ng insecurity, comparison, and all that. Pero yung ebanghelyo natin ngayon ay nagbigay sa akin ng consolation, nagbigay sa akin ng bagong perspektiba o pananaw sa paglilingkod. God calls us from our poverty, not from our abundance. Yung binigay ng balo sa templo, hindi yun galing sa dahil siya'y mayaman o dahil marami siyang maibibigay. Kasi marami namang maraming naibigay. Tininan ng Diyos ang puso. He calls the willing, not the worthy. Hindi tayo tinatawag ng Diyos dahil magaling tayo. Kung hindi, nakikita niya ang kahandaan ng ating puso na sumunod sa kanyang kalooban. At yun po ang namamayani sa aking puso ngayon. At sinadya ko rin po talaga, pasensya na po, dahil sinadya ko rin po talaga na pumunta rito ng November 21. Bukod sa
dahil ako'y committed pa rin po sa Sacred Heart hanggang kahapon, November 20. Pero nais ko rin po talagang simula ng aking pamamalagi sa parokya natin sa Araw ni Maria, the presentation of the Blessed Mother. And according to tradition, she was presented by her parents in the temple when she was 3 years old. So bata pa lang siya hanggang sa siya'y maging engaged, betrothed to Joseph, she was staying in the temple, consecrating her life to the Lord. Kung di niyo po na itatanong, ako po'y na-ordain bilang pari noong September 8, 1999, birthday ni Mama Mary. No, this year, I celebrated my 23rd year in the priesthood. So, and almost all the significant moments in my life, the Blessed Mother has been there for me. Just one experience, when I was 5 years old, 5 taong gulang, ito po ay magkukwento lang tungkol sa aking sarili para makilala niyo ako ng konti. When I was 5 years old, I had this severe case of appendicitis. Dahil kami po ay nakatira sa liblib na puok sa isang probinsya, sa Bicol, sa Sorsogon. Ang sabi ng nanay ko noon, ay sakit lang lang siya niyan, pinahiran lang ng langis. Akala niya, pagbahid ng langis ay wala na. At dinala rin ako sa albularyo. Ang ginawa naman ng albularyo, dinuraan lang ako. Tapos binigyan ng mga kung ano ng bendisyon, wala na daw. Eh hindi naalis yung sakit ng tiyan. So eventually, mga madaling araw, dinala po ako sa ospital. At sabi ng doktor, ba't ngayon nyo lang dinala? Acute appendicitis na ito, mamatay na yung bata, di nyo pa dinadala dito. At yung ospital po ay Holy Rosary Hospital. Pumunta yung nanay ko sa kapilya, sa chapel ng hospital, at ang sabi ni Mama Mary, sabi ng nanay ko kay Mama Mary, kinuwento lang po ito ng nanay ko nung ako'y pari na, no? Sabi ng nanay ko, Mama Mary, iligtas niyo lang yung anak ko, pagpapariin ko yan. 5 years old pa lang, wala na akong choice eh. Pero mula noon ho hanggang ngayon, nararamdaman ko yung paggabay ng mahal na ina sa akin. Nung namatay ho yung nanay ko noong 2010, nasa kamay ko po siya nung siya'y pumanaw. At bago namin siya dalhin sa ospital, her final words were, Mama Mary, ang tagal mo naman. Yun po yung aking final memory of my mother when she passed on. Yung kanyang mga huling salita ay, Mama Mary, ang tagal mo naman. Parang hinihintay niya si Mama Mary na sunduin siya. So all my life, I have been like Mary, always trying to obey and try to open myself to fiat, to always say yes to wherever God wants me to be. Kaya po yung initial reaction ko na takot, pangamba, I may not be able to live up to the expectations of the people because of the high standards of Father Dave. Father Dave naman kasi ang galing-galing eh. So, and I was saying to myself, maybe it's not because you are worthy or good or great. Maybe it's because you are willing. God calls us not from our abundance. Hindi sa maraming maibibigay mo. It's not how much you can give. It's how your heart is willing to share. Tingin ko po yun ang ministry namin bilang mga pari. It's always fiat. Always saying yes to God. When Mary was presented to the temple when she was 3 years old, she had no more choice in her life. But she was okay with it because she knew in her life that she would consecrate her life to God. Ang araw na ito din ay tinatawag nilang Orantibus Day, Pro Orantibus. Ibig sabihin ay pinagdadasal din natin yung mga consecrated people, lalo na yung mga cloistered and living the monastic life. No? Pinagdadasal natin ng mga mongha at monghe na nagtalaga ng kanilang mga sarili sa Panginoon. So, in this Mass, as I begin my stay here with you in Santa Maria Goretti and as we send off Father Dave, nagpapasalamat ako kay Father Dave dahil sa ang ganda ng nasimulan niya at nagawa niya dito sa Santa Maria Goretti. Alam ko po ang parokyang ito before Father Dave. Alam ko po ang kapasidad ng parokya. Alam ko din kung ano ang uri ng kanyang pamayanan. So I knew somehow Santa Maria Goretti Parish.
And the Goretti Parish that I am now taking over is a very different parish as it was before Father Dave. Kaya Father Dave, maraming salamat, no? At iniwanan mo ako sa napakagandang parokya, no? At napakamait ng mga tao. I assume lang po yun, hindi ko pa kayo kilala, no? At natutuwa po ako na nandito ngayong umaga na magsimula ng aking paglilingkod sa inyo. Sama-sama po tayo. We do this together. At ngayong taong ito ay 40th foundation anniversary ng ating parokya. Kaya I'm very excited about it. December 11, 2022 will be the 40th foundation anniversary of this parish. And I'm excited to work with you so that we can make this jubilee, 40 taon, na isang maringal at talagang pagdiriwang ng may pagkapasalamat. So once again, thank you very much everyone for welcoming me. Like Mary, we present ourselves to you. And like Mary, we humbly present ourselves to God as His servants. Please pray for us. For Father Ted, for Father Dave, please pray for all of us. Amen. Sa Arkidiocese po ng Maynila, doon sa lipatan na nangyari, ano po, bago po ito nangyari, ang kaparian po ay binigyan ng papel kung saan ang bawat pari ay hiningan ng 3 parokya kung saan niya gustong lumipat, at hiningan ng 3 pari na gusto niyang papalit sa kanya. Alam po ninyo, wala akong sinulat kasi ayaw kong lumipat. Ano po? Para hindi na makapag-isip ang kardinal, at hindi rin ako naglagay ng 3 pari para hindi rin ako palitan. Ano po? Ipinahayag ko po ang aking saloobin sa kardinal. Pero nung September 15 of 14 ay pinatawag po ako. Isa po ako sa unang pinatawag. At nung nandun na po sa Arsobispado, kinausap po ako ng kardinal. Ano po? Palagi naman tanong ng kardinal ay, kumusta ka? Kumusta ka? Ang palaging sagot po doon ay, mabuti po naman. Ano po? Kahit hindi ka mabuti, mabuti po naman. Dapat palagi kang mabuti. Ano po? At hindi na nagpaligoy-ligoy ang kabunyian. Sabi lang niya sa akin, alam mo Dave, pag pinagbigyan kita, magkakaroon ako ng malaking problema sa ibang pari. Ang sabi ko na lang ay, you have my obedience, Your Eminence. Alam niya ang aking saloobin, pero palaging nangingibabaw ang pagsunod. At sinabi niya sa akin kung saan niya ako ilalagay. Ano po? Mabigat ang aking kalooban, hindi dahil ayaw ko yung aking pupuntahan, kundi dahil inaamin ko, mahirap iwanan ang Santa Maria Goretti. Mahirap iwanan. Kahapon nakaupo po ako dito. Nagbalik tanaw sa parokyang aking dinatnan. Ano siya noon? Ano siya ngayon? At punong-puno ng pasasalamat sapagkat ang lahat ay biyaya. Ang lahat ay biyaya. Pagkatapos po ng meeting na yon, pagbalik ko dito, nahimasmasan ako. Ano po? Kasi talagang wala na. No? Wala na. Agad-agad kong tinext ang kardinal
At sinabi kong, pwede po bang si Father Jason ang ilagay ninyo? Ano po? Pwede po bang si Father Jason ang ilagay ninyo? At hindi po ako binigo ng kabunyan. Ano po? Si Father Jason ang ilagay. Dahil kilala ko po siya, dahil siya dapat ang susundan ko sa Holy Cross, ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal sa sambayanan, ang kanyang pagmamahal sa simbahan, ang kanyang karanasan. Ano po, matanda lang ho ako na 1 taon sa pagkapari, 10 taon sa edad. Ano po, almost 1 feet, 1 foot ang height, ang diferensya, pero sa liit ay napakalaki po ni Father Jason. Ano po, nagpapasalamat ako sa pagbibigay ng kardinal sa aking kahilingan na mailagay si Father Jason. Isa po sa kinakabahan ng mga pari sa lipatang ito ay ang mga utang na dadatnan sa mga parokya dahil sa nakalipas na pandemic. At ako po ay malakas ang loob na hindi ako mag-iiwan ng utang. May konting yaman na maiiwan, dadat na si Father Jason. Pero hindi po yun ang yaman ng parokyang ito, Father Jason. Ang yaman ng parokyang ito ay mga taong tahimik na naglilingkod, tahimik na nagsasakripisyo. Natutuwa ako na nandumating ka, may kasama ka mga mother butler. Ano po? Bakit? Dito po ang opisina ng mother butler, pero ito ang parokyang walang mother butler. Ano po? Ha? Pero, I know, in your own way, you can do it. Ang isa sa pinakamalaking yaman ng parokyang ito ay ang mga street dwellers. Ang mga street dwellers. Kung meron mang yaman ng parokyang ito, na kung saan mo makikita ang mukha ng Diyos ay hindi sa loob ng simbahan kundi nasa tabi, nasa kalye, hindi lang laylayan kundi mismong nasa kalye. Ano po? I know Santa Maria Goretti Parish will be in a good hand, a priest that prays, a priest that loves Mary. Ano? Sabi nga nila, you can never be wrong with a priest whose heart has a heart for the Mother of God. Ano po? Kita nyo naman yan. 5 years old pa lang na italaga na. Ano po? Wala kayong makukuhang, sabi nga, kapintasan dyan. Ano po? Well, kaugalian po namin na pag lumipat ka, huwag ka munang bumalik sa parokya ng 1 taon. Ano po? Kaya lang, Father Jason, may mga kasal ako eh. Ano po? Makikimisa po ako dito sa mga darating na araw sa mga kasal. Ano po? Ito pong susing ito nakasabit sa aking bewang, inialis ko na. Ano po? Susi ng kwarto, susi ng sacristy, susi ng Adoration Chapel, susi ng ating Annunciation Chapel, susi po ng choir loft para sa atin pong camera at saka kung ano-ano pa. Ang cardinal ito turn over niya yung susi ng tabernakulo. Ako susi ng kwarto. Ano po? Pipinturahan nga lang po ngayon, sisimulan, pero it is now yours. Let us welcome again, Father Jason. Thank you.
Yung pwedeng susi ng kotse. maraming salamat, Father Dave. But again po, I'm very very honored to go after Father Dave. And hindi po tayo makakapangako ng perfect ministry, but we can only promise a perfect heart to share. No? Kaya salamat sa mga susing ito, Father. And thank you, Father Dave. Babalik po siya kasi I invited him for the Novena Mass for in preparation for our 40th foundation anniversary, which, by the way, Cardinal Joe Advincula already said yes to 10:30 Mass, December 11. He will be here with us to preside over our 40th foundation anniversary. So you are all invited. We are all prepared. Let's all prepare for that. So again, Father Ted, thank you very much din po. At Father Dave, maraming salamat. Hindi ko lang kung ano nang gagawin dito, pero sige lang. Hanggat tayo ay nagsasabi ng yes to the Lord, as we always say, fiat to the Lord will lead us. He will lead the way. And we will be fine because the Lord leads us. At kagaya po ni Father Dave, ako rin po nalulungkot talaga ako pag alis din ng Santa Mesa. Sabi nga namin ni Cardinal Joe, ba't kasi pinag-ikot-ikot mo pa kami eh, okay na kami, nasaan kami eh. I'm also having difficult times of moving from Santa Mesa because lagi ko pong sinasabi rin sa mga taga Santa Mesa ito, hindi naman talaga sila po ang mamimiss ko ng gusto, konti lang. Ang talagang mamimiss ko po sa Santa Mesa ay si Sacred Heart. No, kasi I have fallen in love with this devotion to the Sacred Heart when I was there. Yung aming pong image ng Sacred Heart doon ay talagang every time we pray in front of Him, you cannot but fall in love with the heart of Jesus. At yun po ang talagang, kagaya ni Father Dave, na naiiyak talaga. Ako rin po naiiyak din ako na umalis sa parokyang pinaglingkuran ko ng 7 taon. But nevertheless, that is where the Lord is leading us. And because He takes us by the hand, we will be fine. We shall all be fine because it is the Lord leading the way. So again, Father Dave, isunod mo na lang yung susi ng kotse para mas maganda. At maraming salamat. Thank you very much, Father Dave, for your 7 years of ministry in Santa Maria Goretti. Narinig ko po yung recollection ni Father Dave. Ang sabi niya, si Father Dave, pinasubo ko eh. Sabi niya, aalis siyang duhaan, pero ang sabi niya, mas pahirapan yung umalis si Father Jason. Ito naman to si Father Dave, pin na talagang, pero totoo po yun. At talagang napakaganda pong marinig po yun sa isang pari na susundan mo for a priest to tell you and to tell the people na pahirapan nyo siya. okay, pahirapan siya na hindi rin siya makaalis ng madali. That is so good to hear from a fellow priest who serves the Lord and the parishes. So, maraming salamat again, Father Dave, at sabi nga niya, babalik-balik naman po siya dahil marami pa siyang mga commitment sa ating parokya. And also, I am inviting him for the Novena Mass and also for the 40th Foundation Anniversary. 10:30, December 11, let us celebrate it with Cardinal Joe Advincula. Let us all stand. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace. And like Mary, always say yes to the divine will. Thanks be to God.